Hi guys! Welcome back sa aking channel and this is Katya. And for today's video, ay update ko kayo kung ano na bang nangyari sa aking pinagawang bahay. Yes, may pinagawa akong bahay kaya stay tuned! Hi mga mamshi! Hello! Yan, itutur ko kayo sa aking pinagawang bahay. So, yan, tara. So, napalitadahan ko na to. Yan, kakatapos lang magpalitada nito. Yung mga tao ko kahapon. Ayun yung kitchen. Yan, nakapalitada na rin yan. Andun yung CR. And meron tong dalawang kwarto. Ito yung unang kwarto. Yan, papasok ako. Yan. And meron tong dalawang bintana. And punta naman tayo doon sa second room. Bale, ito yung pangalawang kwarto. Ayan. Pasok pa tayo. Ayan. Ayan, may bintana ako dyan and may bintana rin ako dito. So, dito naman yung aking dining. Ayan. Dyan yung aking dining. And dito naman yung aking meron akong sala dyan. Sala, and dito ko ilalagay yung aking TV. So, yan mga mamshi, ito yung CR ko kaso hindi pa napapapalitadahan kasi may appointment sa iba yung mga tao ko. May gawa sila pero once na matapos nila yung, papapalitadahan ko na rin yung CR. So, kung tinatanong nyo kung gaano kalaki itong lupa, ang lot area nito ay 62 square meters. Pagkatapos, ang floor area nito ay 30 square meters. Ayan. So, may mga ano to, poste. Malalaki po ang poste nito. As you can see, ayan, may mga poste to. Ayan. And, ayan. Ayan po ang poste nito, malalaki. So, meron akong siyam na poste at apat na tie beam at high beam. So, maganda po ang pundasyon nito. Tapos, ang bubong nito ay, yan, islab po ang bubong nito kasi may plano kami na pataasan to. Kaya, maganda rin ang pundasyon nito. Hanggang fourth floor ay kaya nitong sumalo. So, yan mga mamshi, no? Yung tanong niyo siguro kung magkano na nga bang nagastos ko dito. Ang nagastos ko dito ngayon na nagpalitada ako ay 450,000. Ano nito sa contractor, ang estimate nito, rough finish, up and down ay 750,000. So, nasa baba lang muna ako, wala pa ako sa taas. So, ang rough finish nito, pero makinis na kasi yung ano ko, palitada ko ay nasa 450,000 na po yung gastos ko. Siyam na poste, maganda ang pundasyon, islab ang bubong, 450,000 po. So, yon, pag nasa taas na tayo ay another gastos na naman tayo, pero soon ay ipapagawa ko rin ang second floor. Pero uunahin ko muna magpa-tiles dito, mga mams. Ayan, uunahin ko muna magpa-tiles. And ang next natin ay magpapabintana ako. Iba-vlog ko rin po yung pagpibintana ko kung magkano yung magagastos ko, no? Kasi meron akong sumatotal na 8 bintana. So, ang ano naman nito ay 120 by 110. Ang usually sukat ng ano ko, apat na bintana ko kasi may mga maliliit akong bintana eh. Kaya iba naman ang presyo nun. Meron akong na canvas, 22,500.
500 yung kanilang price sa akin. Pero syempre, magtitingin pa ako sa iba, baka mas mura. So, yan yung susunod nating topic kung magkano ang pagpapabintana ko dito. Itong video na to ay hindi para magyabang, para mag-inspire sa inyo. Ang pinagpagawa ko dito ay kasama ng pagtitiis, pagtsatsaga, pagsusumikap, ang perang pinagpagawa dito. At syempre, pananalig sa Diyos. Yun, determination to finish your goal and pray to bless your plans. Yun lang po. Maraming salamat. Thanks for watching. If you like this video, please thumbs up. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye!